This video is sponsored by Evergreen Solar Energy, ang solar na maaasahan. Ngayon po, ito na yung pinaka-abangan natin, pinaka-highlights ng Bohol Escapade. Bohol Adventure, depende. Kaya na po bahala kung anong gusto niyo tawagin. Importante ay mapuntahan natin yung mga tourist spot dito sa Bohol. Ito po yung first stop po natin. Chocolate Hills. So bago ka umakyat dito, kailangan mo munang bumili ng ticket. Parang entrance po nila. Ayan. Hindi ko lang, parang environmental fee yata. Parang ganun. Siyempre, para pangalagaan na rin. Para pangalagaan na rin natin yung kalikasan. Yun. Doon tayo pupunta. So, ihatid muna tayo ni Boss Ulysses sa taas. Kaso nga lang, wala pong parking sa taas. Then, iikot tulad siya pabalik. Dun sa kailan siya ng shuttle pataas. So, maghihintay na lang kami sa taas. Ayan po. Ayan. Medyo paikot po siya. Kung may takot ka sa heights, katulad ko, madali mo overcome pag pumunta ka rito. Kasi dahil napakaganda ng tanawin ng Bohol. Ayan na. Ayan po, unti-unti nang bumubungad yung Chocolate Hills sa atin. May unang panahon daw pala ang story ng Chocolate Hills. Meron daw mga higante rito na nagbabatuan ng mga putik. Tamang kwento lang ng mga matatanda. Kaya siguro nabuo yung mga Chocolate Hills dito. Pero pinagtataka ko, ba't hindi naman kula chocolate? Siguro yung dati, putik, siyempre color brown. Kaya mukhang chocolate. Ngayon, may mga damo na sa tagal ng panahon. Ayan, inadrop tayo ni Boss Ulysses dito. Pag pumunta po pala kayo dito, 360 po yung view. Kitang-kita niyo po lahat. Ayan po. Ayan. Paunang banat. Mamaya dun tayo sa taas. Ayan na siya, umalis na siya. Yung nakamonterong puti. Maganda doon, overlooking. Pero bago yan, dito muna sa baba. Ayan. Picture. Para may remembrance. Maganda talaga ng kalikasan na ginawa ng Panginoon. Welcome to Chocolate Hills. Ayun o, nag-zoom out pa. Zoom in, zoom out, zoom. Ayan po. Kitang-kita nyo, malinaw, walang daya po yan. Tapos ngayon, iikot po tayo. Para po makita nyo yung ganda ng view rito. 360 po tayo dito. 360 yung view po rito sa taas. Para sa mga nagbabalak na pumunta rito sa mall, sulit po. Maganda po talaga rito sa mall. Tanggal yung stress mo, talaga makakarelax ka. Mga bait din ng mga tao rito. Ngayon, another set na ano yan, Chocolate Hills. Kitang-kita mo yung baba rito. Tamang lakad lang. Ayan, may mga souvenir. Hindi tayo makabila souvenir. Wala tayong pira. Siguro ang souvenir lang nandito yung pagkukuha ng video. Ayan po siya. Yun, doon tayo galing kanina sa entrance kung saan binibili yung ticket. Bali, may ikot po tayo. Wow, talagang maganda ang Bohol. Yun.
Yung mga wala pong sasakyan, meron pong shuttle po sa baba. Libre po yun. Paket dito sa taas. Ganun din, mga pagbaba ka, may shuttle din po. Mabilis lang naman ang pagpunta dito. Siguro mga wala pong 2 minuto. Yan. Ayos. Bali, paikot po tayo. Pabalik tayo doon sa harapan. Actually, pag nandito ko sa kinatatayuan ko, parang normal lang na buntok. Pero mamaya, pagdating po na sa taas, makikita niyo po yung kagandahan ng Chocolate Hills. 360 again po ang viewing po. Ayan. Chocolate Hills Development Committee. And then si Boss Ulysses, akit tayo. Sabi niya sa akin, bilangin tayo yung hagdan. Pero, hindi ko nabili lang. Kapagod din eh. Ayan na. Pag pumunta po kayo ng Coron sa may Tapias Mountain, kung ikukumpara po ito, nasa kalahati lang po ito, yung sa Coron pa rin po yung mataas. Okay, dito tayo sa taas. Ayan na po, ayan ang kagandahan ng 360 view dito sa tuktok ng Burol, Chocolate Hills. Actually, chocolate, isa sa mga Chocolate Hills din to, ginawa lang nila para magkaroon ng parang park sa taas. Siyempre, para tourist park. Tourist park na rin. Tourist spot na rin. Ayun o. Kitang-kita mo yung ganda ng Burol. Kitang-kita mo yung ganda ng Chocolate Hills. Ayos. Sulit na sulit ang punta ko rito. Uy, may kalbo. Akala ko Chocolate Hills na rin yun. Ayun o, ayos. Kitang kita sa ere. Yan, ayun, nakita na po natin. Ito pala yung history ng Chocolate Hills. Kung paano siya nabuo, kung saan siya nanggaling. Pero hindi po totoo yung merong higante na nagbatuhan putik. Hindi po totoo yun. Kwento-kwento na lang, matatanda lang. Ayos o, si Boss Ulysses, tamang ano ah, tamang tingin ah. Yo, peace. Peace tayo dyan, mga rais na barangay. Ayos ba? Alright, ayan, pababa na. Yun, bumitay ng tubig, medyo nakakawaw eh. Ayun, yung doon tayo galing kanina sa taas. Ayos ba? Ayan, bali pababa na tayo. Sakay na tayo sa shuttle. Lagi pong ano dito, hindi pong mahirap sumakay dito. Lagi pong may shuttle. Pero ewan ko lang kung tayo ng peak season. Siyempre, baka pila-pila rin. Ganun. Ayan, dito sa gilid. Videoan din natin. Habang namamaalam tayo sa Chocolate Hills. Ganda talaga ng kalikasan, no? At hindi. Ayan, pababa na tayo. Yung iba naglalakad. Mas trip kasi nila maglakad. Kung maglalakad tayo, akaya naman. Nalo kung di ka naman nagmamadali. Para ma-experience mo. Sa baba pala, meron palang ATV dun. Pag gusto mong magrenta, gusto mong mag-driving, yan. Alright, so next stop naman natin ay, kalimutan ko na next stop natin. Ako nga pala, yan. Ah, alam ko na,
pupunta tayo sa lugar ng mga Tarsier. Daing puno. Dito pala sa Tarsier, bawal magingay. Tamang ano ko lang, picture, video-video, jamal lang sila, pero bawal magingay kasi nabubulapog sila. Dati daw halos marami daw dito, kaso may ilang taon na, ilang bagyo, dumanas, nagsialisa, nagpunta na sa ibang lugar. Actually, dalawa tong park na tong Tarsier na ito, yung isa sa kapila, pero ito lang napunta natin. Ayan, Bohol Tarsier Conservation Area, Philippines. Uy! Ayan. Alright. Siyempre, kailangan bumili ng ticket. Lahat ng pupuntahan natin dito ay may bayad lahat sa ticket para siguro pang maintenance nila, pang sahod din sa mga yun nga, mga nagbe-maintenance dito para pangalagaan din yung mga Tarsier dito. Yan. I love Bohol. Ayun na. Mukha. Bubalabugin natin ang forest ng mga Tarsier. Ang Tagalog ng Tarsier ay buot. Ang tinatawag na buot. Pero sabi nga nila pagdating dito, ayan, bawal ang mga rules. Ayan. No camera flashing. Bawal daw yun. Sasilaw sila lalo sa umaga. Bawal yun. Bawal din maingay. Kasi bubulabog sila. Mas maano sila sa gabi. Mas magaslaw, malaro, mga ganun. Nanguhuli sila ng mga insekto, yung mga favorite nilang pagkain. Mga kuliglig. Ngayon, hanapin natin yung Tarsier kung nasaan siya. Kung anong itsura ng Tarsier. Malit na lugar lang naman to. Pero sa liit na lugar na to, makahulugan at napaka pinagpala. Sana siya, ayun, one down, tulog. Kaya bawal maingay kasi tulog. Bawal sila mabulabog. Ayun, yung kamay ng mga Tarsier, makikita nyo parang kamay ng tao, lalaki. Kaya kapit-kapit. Ayun pa, tatlo na. Ang nakita natin ng Tarsier. Ayan, makikita rin natin, actually marami daw ito dati, kaso nga lang, siguro mga dumaan yung mga bagyo, siyempre inisip din ng Tarsier kung safe pa ba sila sa lugar na to or hindi. Ayan, meron pa, ayun, ang cute nila tignan, mga tulog, pero pag gabi, grabe, masisigla mga yan, malalaking mata niyan, maliwanag sa dilim. Ayun, meron oh. Sa nakasabit siya. Dito kami sa park ng Tarsier. Bawal daw maingay. Baka daw magising yung kapatid ng tour guide ko. Pero biro lang naman yun. Hindi naman kamukha ng tour guide ko yun. Si Boss Ulysses yun eh. Ayan. Last part na po ito. Ng, I think ito yung pinaka-exit nila. Pero may... Ayun, meron pa pala. Wait. Check natin. Sayang namang palalagpasin natin. Tingnan natin kung ano. Uy, yun. Wow. Parang unggoy na maliit. Grabe. Ayan na. Meron pa. Ayun, nakatingin, no? Alright. Ang cute naman ng mga Tarsier. Haba ng buntot pala nito. Kalok, malaki lang paa. Ayan, tapos na tayo. Nalibutin natin. Exit na tayo. Grabe. Simple lang naman itong part na to. Yung pinaka part nila. Pero
endangered species, kumbaga bihira mo makita to sa Manila Sound. Di ko lang kung meron itong ganitong klaseng hayop dito lang talaga sa Bohol. Ayan no, kaya pala endangered species eh, ginawang bug eh, de biro lang. Ayan po yung mga gawa ng mga Boholanyo. Ayan yung mga tarsiere style. Ayan mga souvenir, hindi tayo pumili kasi wala tayong pera. Kaya ang tanging pasalubong ko lang dito sa aking family yung video, yung mga alaala ko rito. Kaya sana in the future, ayun, peace, rockista ng barangay yun ah. Sana bumili ng t-shirt sando, kaso nga nga, siguro next time pagbalik kahit buong souvenir shop bilhin natin, biro lang. Ayun yung statue lang kasi ng Tarsier. Okay, paalam Tarsier. Tingnan sa muli. Ang ganda ng forest na oh. Grabe. Ang tagal ko lang hindi nakakita ng ganitong kagubatan. Kasi lagi ako nasa syudad. Ayan. Ang ganda ng daanan dito talagang ano. Ang next destination natin, ayan, welcome to the man-made forest. Grabe oh, ganda ng mga puno. Ayun oh, ooh. Pag may problema ka, tambay ka lang dito. Pero huwag ka abot ng magdamag ng gabi, katakot din. Ang ganda ng kalikasan talaga. Ooh. May history pala po ito, itong man-made forest. Ito yung mga panahon nila President Marcos. Nagtalim yung mga estudyante, parang project niya. Ayan ang mga resulta. Ganda, ay may mga picture pa. Alright. Nagpa-picture din ako dyan eh. Pero tignan niya lang sa FB page ko yung mga picture ko dyan. Ayun, ganda ng man-made forest. Grabe, tataas ng puno. Chinek ko yung mga puno dyan na halos karamihan mga mahogany. Ayun, mahogany. Alam ko yan kasi hilig ko mag-gitara. Yung mga gitara ko po ay mahogany type. Ngayon naman, next destination, dahil tayo nagugutom na, pupunta po tayo sa floating restaurant. Alright. Ayan o, dadaanan nila. Habang kumakain, siyempre pumapasyal pa rin tayo. Tatawirin natin yan. Yung itlog, itlog, sorry. Ilog pala, itlog. Ano ba yan? Siyempre, may bayad na naman to. Ang alam ko, pagkakaalam ko dito, ang bayad dito, 850 per person. Sabi ko, ba't parang mahal? Ayun pala, kasama na yung pagkain. May catering doon. Eat all you can yun. Yun o, Lobok. O nga pala, Lobok pala ang pangalan lugar na to. Welcome to Lobok. Okay, hanap po na tayo ng magandang parking spot. Muntik na sumayad. Doon tayo sa likod, Boss Ulysses. Yun. Pag peak season daw, ang haba ng pila daw dito. Grabe, buti lang. Talagang sa awa ng Diyos, binigyan tayo ng magandang time para mapasyal. Munti lang yung tao. Yun, no? Relax lang. Ayan, bayaran ng ticket. 850 per person po. Balikan na po yun ng floating restaurant with matching pagkain. Ayan, na tayo. Aba, aba, may soundtrack dito. Pakinggan nga natin. Thank you.
yan. Tapos din ang sound trip. Ang gagaling ng mga bata. Ang gagaling ng mga bataan dito sa mall. Pupunta na po tayo sa ating pinaka ano, sasakyan, floating cottage. Gate 4 daw tayo. Gate 4. Ang dami pala rito. Ayun na. Alright. Ang dami palang ano. Sa peak season, pag peak season po rito, grabe. Puno ano to. Puno. Saka talagang pila. Ayun. Tawid muna tayo. Hindi po tayo dito. Doon tayo sa dulo. Ayan, si Boss Ulysses. Aba, namalimus pa. Ganda lang ang ambience dito. Kulay green yung ilog nila. Sa ilog pa, kulay brown. Ang galing. Ayan, doon tayo sa dulo. May experience na natin sumakay. Mga rakista ng barangay. First time po pala natin to. FYI. Alright. Bidyan muna natin mga food trip dito. Dami oh. Mga dessert pa dito. Yan oh. Sarap talaga mga pagkain sa Bohol. Mmm. Yummy. Sira ang diet ko nito ah. Ayan oh. Seafoods. Siyempre, huwag kalimutan maggulay. Aba, lato. Ito yung nag-trending na 800 ah. 800. Hindi ko lang kung ilang kilo nilagay ito. Ayan, ready na natin ang food trip. Wow, sarap. Food trip to the max. Ayan, maanda na tayo. Alright. Yahoo! May setup na pala rito. Sige, sound trip muna tayo sa acoustic band dito. Acoustic duo. Just get so crazy living. Life is hard to do. And now I'm laughing.
just its universe. We can make it if we try, just its universe. Just its universe. Just its universe. You think don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. You got to go for all you know. Just its universe. We can make it happen out in the necessity. This could be the year for the real thing. No more will you cry, baby. I will hurt you forever. The start and end of morning or forever. We can ride it together. Make a love with each other. Sa kanuna
Ayun, solid ang 850 mo. Grabe, ang saya doon. Ngayon, pupunta po tayo sa Mirror of the World. Para kang, ang ibig sabihin niya na eh, para kang pumunta sa mga iba't ibang tourist spot sa iba't ibang dakong bansa. Yan. Actually, hindi pa tapos to. Sayang din namin naabutan yung Great Wall of China. Pero magulat po kayo kung ano to. Yan. Aba, nasa Paris na tayo. Uy, Universal Studio. Matindi. Ano to? Ito ka lang may ibang statue. Yan. Nasa Rome. Matindi. Mayroon din New York. Mayroon din Singapore. You know, Eiffel Tower. Alright. Meron din parang Hollywood. Ang galing din ng nakaisip ito. Ang entrance fee po rito ay 150. Hindi ko nga lang alam po kung magkano pag peak season. Nag-iiba po ng rate. You know, meron silang status taas na sambayan sa Rio. Rio ata yan eh. Ayun o, Singapore, New York, ato London Bridge, yun ba yun? Basta yun na yun. Hollywood. Matinding nakaisip ito. Para kang sa ibang bansa. Kaya nga tiyatawag na Mirror of the World. Talagang makikita mo yung mga tourist spot. Hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa. Dito lang sa Pilipinas, magaganda na ang tanawin. Magaganda ang lugar. Kaya nga, yung unang panahon, ang daming sumasakop dito. Kasi ang ganda ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Mabait pa mga tao sa bawat lugar. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya masasabi ko, yung pagpunta ko dito sa Bohol, grabe, matindi. Sa Diyos ang papuri, ang ganda ng kalikasan, ang ganda ng mga creation ni God. Talagang mamamangha ka. Ayun, ang gandang tanawin, no? Umakit na po kami dito sa taas para makita namin lahat. Solid. Sana madala ko yung family ko rito at makita. Magugustuhan ng aking anak ito mga itong tanawin. Solid. Matindi. Kaya mga rakis ng barangay. Lagi na kayo manood ng YouTube channel ko para makita niyo po yung mga iba't ibang lugar sa bawat dako ng Pilipinas. Alright. Ito yung tinatawag na hindi mabibili ng pera. Kumbaga, pwede mo i-share sa mga anak mo to o sa mga generation na susunod sa'yo yung mga nalakbayang mong lugar kung gaano kaganda ang Pilipinas. Kailangan mo lang imulat ang iyong mga mata para makita mo ito. Hindi mo na kailangan magpursige na pumunta sa ibang bansa. Marami pa hong hindi na pupuntahan dito sa sulok ng Pilipinas ng mga ganda. Grabe. Sayang lang, actually nga, ginagawa pa lang po nila yung Great Wall of China rito. Sayang, ganda pa naman sana. Kasi lumabas kami, nakita ko meron silang ongoing na process. Ito, hindi ko ito kilala. Pero mukhang matindi ito. I love Mirror of the World. Thank you.
dito po tayo magtatapos ng ating Bohol Escapade. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Salamat din po. Sinamahan nyo akong panoorin itong napuntahan natin. Huwag nyo pong kaalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share sa Rakista ng Barangay TV Channel. Hanggang sa muli po, at shoutout nga pala sa Evergreen Solar Energy, ang solar na maasahan.